Topic po natin ha, mga common causes ng sakit sa tiyan tulad ng GERD, gastritis, appendicitis. Lahat po tayo sumasakit ng tiyan. Maraming possibilities, depende kung kanan, kaliwa, gitna. Pero gagawin natin yung top 12 na pinaka pangkaraniwang causes ng sakit sa tiyan. Number 1, GERD. Very common ang GERD. Gastroesophageal reflux disease. Ito po, sumasakit, humahap niya ang sikmura, umaakyat yung asido sa esophagus. So, persistent acid reflux, may heartburn, nasusuka, masakit dito sa gitna, minsan namamagapa yung esophagus. Okay? Bakit tayo nag-GERD? Sigarilyo, malakas kumain, fatty foods, matagal sa tiyan na fatty foods, hihiga agad, malakas sa alak, malakas sa kape, sa soft drinks. Yan, mga causes. Acid reflux, ayan po, kitang-kita, ganda ng picture. Kumukulo yung tiyan, no? Maasim hanggang dito sa lalamunan. Parang laging may laway, may plema. Ako lagi ako may plema. Acid reflux, yan. So, yun po mga sintomas. Cramping, minsan bloating, parang maasim, pati yung laway maasim, malapot. Anong gagawin para mawala itong number one na possibility masakit ng tiyan? Ano? Healthy weight, quit smoking, pag matutulog, medyo mataas yung unan, huwag hihiga agad pagkakain sa gabi, wait 3 hours, dahan-dahan ng kain, to avoid trigger foods, usually mga prito at matataba. Umiwas sa masisikip na pantalon kasi maiipit yun tiyan eh, lalo mag-re-reflux. Avoid soft drinks, carbonated, mabula kasi. Second possible cause, kung masakit ng tiyan, pwedeng gastroenteritis, baka magtatae ka. Stomach flu, yan o, masakit ng tiyan. Mga bata, madalas mag-gastroenteritis. High fever, diarrhea, vomiting. Pag dalawang araw, dapat gumaling na. Pag dalawang araw, nagtatae pa, papacheck na tayo sa doktor. Nakakahawa ba ang gastroenteritis, ang dumi ng pasyente? Actually, kung bacterial o viral, nakakahawa. Kung bulate, nakakahawa din. Okay? Meron din sumasakit ang tiyan, nervyos. Yung kinakabahan, nagtatae. Pero hindi ko na nilagay dito. Stress diarrhea. Oo. Number 3, ito naman wala namang kaso to eh, gas lang, mahangin, di ba? Baka masyadong madakdak, kwento ng kwento habang kumakain, puro chismis, di ba? Hindi makapigil sa chismis, kaya nalulunok yung hangin, kaya kinakabag. Pwede rin yon, gas lang yon. Wala naman masama dyan, mauutot ka lang. Merong mga tao, like yung mga may lactose intolerance o malakas sa gatas, nakaka-cause ng gas. May pagkain, may certain gulay, may oats na, ay, mauutot ka dyan. O, depende po sa inyo. So, mauutot, either yung hangin, lalabas sa puwet, o lalabas dito, didighay mo. Stretching, walking, may tulong sa pagtanggal ng hangin. Ako, minsan ginagawa ko po ah. Pag maraming gas, higa ka lang ng flat. Pag higa mo ng flat, higa ka sa kaliwa, higa ka sa kanan, matigwa 1 minute, dumapa ka 1 minute. Pag nagalaw-galaw yung bituka, lalabas yung hangin, mautot mo ng malakas. Yan o, either sa puwet, ang lalabas yun. Yan o, belching, dighay, bloating, rumbling, uutot. Pag marami kasing hangin, na-stretch yung mga intestine, di ba? Masakit. Yung number 3, hindi delikado. Itong number 4, nakakainis. Marami sa atin may ganitong sakit, hindi lang nila alam. Irritable bowel syndrome. Ang mga Japanese daw, 40% may irritable bowel. Ako, meron ako irritable bowel. Lagi siyang makulo. Basta pagtatanungin mo yung pasyente, anong problema nyo? Anong part of the body? Laging tiyan, laging makulo. Laging bloated, constipated. Misa na dudumi, misa parang maasim. Misa nagka-crampy, paiba-iba. Okay? Pasumpong-sumpong. Ang irritable bowel, tulad ng word, irritable. Irritable yung tiyan natin.
minsan may mga pagkain hindi natin matunaw. Parang minsan hindi hiyang, minsan hiyang naman. At ang irritable bowel, connected sa depression, connected sa may nervyos. Kung may nervyos kayo, may history ng depression, malaking chance papunta sa irritable bowel. Na-stress agad yung tiyan. Yan o, irritable bowel. Oh. Constipation. Minsan matigas ang dumi, minsan malambot ang dumi. Minsan may sipon-sipon sa dumi. Parang kulang ang pagdumi. Abdominal pain, bloating. Yan o, nagko-contract yung mga intestine. Oh. Biglang sumisikip po. Irritable ang tiyan. Pero hindi po to nakakamatay. Okay lang yan. Kailangan mabuhay. Live with irritable bowel. Parang nervous lang yan. Number 5. Ito sa mga babae. Fat, female, 40, fertile, mga ganyang edad, 40s. Ang babae, madalas magkaroon ng gallbladder stone or gallstone. Ayan po. Ang gallstone, ito yung atay, ito yung gallbladder. Ayan, mga bato-bato sa loob. Pwedeng calcium stone. Masusuka. Nasusuka. Okay? Masakit sa gitna, sa kanan ng tiyan. Pag tumutugon dito sa scapula, sa likod. Pag nagbara ang gallbladder stone, maninilaw. Okay? Minsan nagbabago kulay ng ihi. Pero masakit talaga siya. Lalo na pag kumain ng fatty foods. Okay? So kung maraming bato, pinapa-operahan. Low fat diet, bawas kain. Bawasan ng taba at alat. Number 6, gastritis. Okay, kanina yung GERD, umaakyat yung asido. Ito, may gasgas na. Gastritis is gasgas eh. May gasgas na yung sikmura. Okay, bakit nagagasgas? Siguro yung iba malakas uminom ng alak. Meron na ninigarilyo. Tulad na sinasabi ko, ito po, warning ko lagi. Malakas sa pain reliever. Ayan o, oh. Yan ang cause oh. Possible cause, malakas sa pain reliever, ibuprofen, mefenamic acid, na araw-araw pain reliever. Sabi ko, hindi maganda sa tiyan, pwede maggasgas ang tiyan, pwede rin ma-kidney failure. Kaya ingat-ingat sa pain reliever. Meron ding H. pylori infection, isang bacteria na nakita nila nagkocause din ng gasgas. Pag may gastritis na, normally gumagaling naman to eh, lalo na kung kakain ka ng regular, huwag din magpapalipas ng pagkain. Iwas siguro sa mga hindi hiyangan tiyan mo kung ano ba, maasim, manghang, junk foods, gastritis symptoms, so loss of appetite, nausea, bloating, indigestion, yan, maasim. Pag ang gastritis hindi ginamot, aabot sa number 7, ulcer. Okay, pag ulcer, mas delikado to. May butas na yung sikmura. Eh, no? May uka na. May bleeding ulcer. Yan, pwede magdugo. Persistent abdominal pain na mamayat, hindi natutunawan. Yung pa rin ang dahilan, H. pylori, pain relievers, o yung iba may mga bukol. Ito po, papacheck na tayo sa gastro kasi malala na may gamuting binibigay. Okay? Ako, saging lang eh. Saging, tubig. Kailangan lagi maraming tubig. Mahugasan yung asido. Saging, nakakatapal. Pero may gamot din binibigay ang doktor. Ayan. H. pylori, peptic ulcer, pain relievers, ayan, ibuprofen, pain reliever, nakakasira. Alak, sobrang kape, ayaw din niya. Pwede magdugo, oh. Ayan po. Oh. Bleeding ulcer to. Dumugo, oh. Dugo po. Delikado to, may sumusuka ng dugo, may tumatain ng maitim. Number 8, ito babantayan, appendicitis, sakit sa tiyan, lalo na sa mga teenagers. Okay? Ito po yung appendix oh, sa large intestine, 3.5 inches. Pag nagbara tong appendicitis, ang sakit niya sa gitna muna ng sikmura, sa may pusod, okay? Sa may gitna. After 2 to 3 days, dull pain, dull. Parang masakit sa gitna. After 2 to 3 days, yung sakit po sa gitna ng tiyan, biglang lilipat sa kanan. Sa kanan at ibaba ng tiyan, dito sa lugar. Dito muna, lilipat sa kanan.
Pag lumipat sa kanan, sharp pain na, matulis na. Tsaka pag hinawakan mo dito, masakit na talaga. Okay? So yung ganong pain na gitna, after 2 to 3 days, kumanan, sign of appendicitis yun. Hirap umihi, nilalagnat, nasusuka, papatingin tayo sa emergency room para sigurado. Delikado po kasi, baka pumutok. Number 9, mayroong masakitan tiyan na hindi lang hiyang sa kinakain. Baka may lactose intolerance, dairy product. Yung iba sa gluten, iba sa caffeine, yung iba sa preservatives. Yan o, hindi sanay yung tiyan natin doon sa kinakain. Parang na-allergy ka. So, bloating, stomach pain, diarrhea, vomiting. Sa may lactose intolerance, ako may lactose intolerance ako eh. Ito po, pag kumain ako, pag uminom ako ng gatas, tuloy-tuloy, headache. Headache siya. Tsaka magtatay. Diarrhea, headache. Usually, lactose intolerance pag tumatanda, eh, mga 40s, 50s lumalabas. Number 10, cause ng masakit ang tiyan, na-pull yung muscle. Okay? Baka ubo ng ubo. Pwede, di ba? Nagbubuhat. Overuse, fatigue, o baka may binuhat, o baka puro sit-up, di ba? O, pwedeng ma-pull yan eh, parang napipilay. Pero normally, ang napipilay, likod, leeg, pero pwede rin ang tiyan. Okay? So, gumagaling naman to. Yan o, sobrang suka, sasakit ang tiyan mo. Sobrang ubo, sasakitin ang tiyan mo. Muscle soreness. Ayan o, pulled abdominal muscle, sumakit yung tiyan niya, no? Ano, masakit, nag-spasm, namaga, kasi nga, eh, na-pull. Number 11, pwedeng pag sa baba ng tiyan, baka may regla, or endometriosis, common to sa babae, diba? Every month, misa sumasakit ang tiyan, lalo na kung may myoma o endometriosis, mas masakit ang puson. Pag endometriosis, usually, mahirap magbuntis, masakit pag nagtatalik, may pagdurugo in between periods at laging pagod. Tapos masakit lagi ang puson. So, papacheck tayo sa OB. Kasi pag masakit ang tiyan, lalo na sa babae, merong mga ibang parts, eh, matres, ovary, at ibang bagay. Lastly, UTI. Okay? UTI sa may singit na ang sakit. Pero minsan, dito pa rin sa taas, or pag kidney infection, dito sa likod naman ang masakit. So, pag may UTI, nag-uumpisa dito sa urethra, pag umakyat yung infection sa bladder, sa pantog, cystitis na yan. Sa dulo ng ihi, masakit. Pag umakyat yung infection sa kidney, pyelonephritis po yun. Di po maganda yun. Dadalhin sa ospital yun. Nilalagnat na. Pag dito may lagnat na, dito wala pang lagnat. Yan po, UTI. Okay? Maraming possibilities ng sakit sa tiyan. Binigay ko sa inyo yung top 12 common causes. Meron pang mga iba, pancreatitis, may hernia, may inflammatory bowel, pero not that common anymore. Diverticular disease, meron din ganyan, kulang sa fiber. Pero at least yung top 12 causes na ituro ko na sa inyo. Maraming salamat po.